Meron ba kayo rito? Oh, sir, wala po. Hindi nga po namin alam na dito siya nagtatago eh. Anong gagawin natin ngayon? Palagay mo ba, sir, may kinalaman dito si Mrs. Buenavidez? Pagmamayari ng kumpanya nila to, pumupunta siya dito ng mga nakaraang linggo. Hindi na ako magagulat pa. Sabihin na! Ilabas niyo ang anak ko, Mrs. Reyes. Wala ko siya dito. Hoy, ikaw. Nasaan si Sabina? Alam kong ikaw lang magtatago sa kanya. Wala akong alam kung nasaan si Sabina. Sinungaling. Sa tingin mo ba, magtitiwala ako sa pamilyang manggagansyo at mamamatay tao? Dahan-dahan mo kayo sa pagsasalita! Oy! Ang minumalap sa bibig mo, ha? Hindi mo teritoryo to, ha? Kaya talong ko yung bahay namin. Wala ka makikita, Sabina? Ilabas niyo ang anak ko! Sabina! Oy! Oh, ano ba? Ba! Huwag ka na! Ba! Arthur! Saan? Hindi ko, sir. Huwag naman natin paabutin ito sa ganito. Pwede naman ho natin ito pag-usapan na maayos eh. Gusto nyo, hanapin yung anak ko sa loob ng bahay. Sige, hanapin ninyo. Pero sinisigurado ko sa inyo na wala dito si Sabina. Maging ibalita lang sana ako tungkol sa kaso. May update na ba kayo kay Laman, Dado? Nahuli namin si Dado na nagtatago sa isa sa mga bodega ng kumpanya ninyo. Ano nangyari yan? Mukha kong alam niyang bodega lang yun, kaya doon siya nagtago. Pero nakatakas siya. Teka. Ang ibig niyo sabihin, nandun si Dado sa rice mill noong mga panahon na pinaghahanap natin siya. Paano siya nakalusot sa mga security ni Olivia? Alam ko, tinawagan ni Olivia lahat ng properties namin na pinagsabihan niya yung mga security para mag-ingat kay Dado. Kung ganun, posibleng alam ni Olivia na nandun si Dado. Sabi ng nakausap namin, madalas nagpupunta doon si Olivia nitong mga nakarang linggo. Sa mga nalaman namin, lalong lumalakas ang inaalan ng magkasabot niya ang dalawa. Tungkol po ito sa kaso ni Dado Castillo, siguro po alam niyo na nahuli siya nagtatago sa isa sa mga properties niyo. Sa isa pong bodega sa rice mill ng kumpanya niyo. Ano? Miss Buenavidez, may alam ba kayo rito? Wala akong alam sa pagtatago ni Dado sa rice mill. You need to remember na driver ko si Dado at maaaring nakita na niya ang rice mill noon at naisipan niya doon magtago nung pinaghahanap na siya. Pwede. Pwede nga akong mangyari yun, Miss Buenavidez. Kaso lang may mga nakausap kami ng mga taga ron at sinabi nila na madalas raw kayo pumupunta ra. Anong ginagawa niyo ron, Miss Buenavidez? I was checking the facilities ng rice mill. As the president of the company, responsibilidad kong alamin kung gumagana ng maayos ang makinarya ng kumpanya. Teka po, di po ba mas trabaho ng isang manager ng rice mill yung mag-check ng mga makinarya? I like to see firsthand kung anong mga problema ng kumpanya. Minsan mo ba hindi niyo napansin na pwedeng magtago si Dado sa rice mill niyo? Umabalik-balik kayo ron, pero hindi nyo naisip yun. How should I know kung anong iniisip ni Dado? Nasagot na ng anak ko ang mga tanong nyo. Marami pa kaming gagawin. Pwede na kayong malis. Maraming salamat, Miss Buenavidez. Ma'am, mauna na po kami. Ano nangyari, ha? Paano ka nasundan sa rice mill? Hindi ko rin alam, eh. Pero natakasan ko na naman yung mga pulis. Wala akong pakialam kung nakatakas ka. Bumabalik sa akin yung kapalpakan mo at lalo kung hindi titigilan ni Romeo at ni Alfonso dahil dito. Kailangan ko lang talaga ng tulong mo, Olivia. Kailangan ko ng lugar na matutuloyan. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Huwag ka nang tatawag. Bahala ka sa buhay mo. Kailangan ko ng tulong niyo, anak. Stop calling me that. Kahit ilang beses mo itanggi, dugo ko pa rin ang dumadaloy sa ugat mo. Dugo kahit kailan hindi ko na mahiningi. Wala kayong lugar sa pamilya namin. Maski si Mom yun ang tingin sa inyo, kaya nga aalis kami. Aalis kayo? Sa kayo pupunta? Hindi na kailangan malaman dahil hindi nyo na kami makikita. Kaya please, pili nyo na kami. Huwag kang mag-alala. Wala naman nakasunod sa akin eh. Sabina! Bobet! Akala ko hindi ka nagdarating eh. Kain mo pa ako dito eh. Akala ko ikaw yung tinisipot eh. Halika ka na, kailangan natin umalis. Kailan? Ano? Sigurado ka lang ba talaga dito? Hindi ko na rin hahayaan nagpilitin nila akong gawin ng mga bagay na hindi ko gusto. Pumunta sa amin yung papa mo. Hinahanap ka, tapos nagwawala. Pero huwag kang mag-alala, wala naman akong sinabi. Salamat, Tobin. Ano ang plano mo? Meron akong konting ipon. Nagamit ko naman yun habang naghanap ako ng trabaho. Kailangan kong patunayan kina papa na kaya kong mabuhay nang hindi nila ako dinidiktahan. Ma'am, we need to talk. Tungkol saan? Nag-usap ang bahay ng mga Dado. Yes, he's helping me. Tinutulungan niya ako para protektahan ang kapatid mo. In what way?
You know just enough, Enzo. Tama nang hanggang dyan lang ang alam. No! I demand to know the truth. I've been using him to execute all of my plans against Joseph. So galit na rin sa iyo si Mang Dado. Am I right? Of course not. Magalit man siya, wala na siyang magagawa. Hindi niya kami ipapahamak. Mom, he could be the one who poisoned you. What? Uminom ako ng small amount of strychnine. Inutusan ko si Dado na iplanta yung lason sa gamit ni Joseph. Mom, how could you do that? Mom, hindi ko maintindihan. How could you let your children go through this? Dahil lahat gagawin ko para protektahan ang kapatid mo. Lahat gagawin ko. Kahit isang kalang ko ang buhay ko para sa inyo. Gagawa ko ng paraan para makasama kayo. Salanan to lahat ng Joseph. Wala na si Joseph, wala na kami magiging problema. Eh, ma'am, talaga po bang sa Amerika na po kayo maninirahan? Paano na po kami? Aalis kayo, Olivia? Hindi na. It's none of your business. Hindi mo pwedeng gawin to. Hindi mo pwedeng takasin ang mga nagawa mo. Watch me. Kondisyon yan ngayon. Di ba ako titirik nito? Hindi ka titirik niya. Oh, bilangin mo kung gusto mo. Ayos na to. Dado! Ma! Ma! Tita! Ma! Raquel! Ma! Tay! Ma! 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 Takbo niyo siya sa ospital! Ma! 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 Parang niya si Raquel. Inabol ko siya. Pagkang nagkabunuhan kami, nabalis siya si Chan, kaya lang nakataka siya. Narciso, tumawag ka sa stasyon. Sabihin mo ang nangyari. Palibot mo lahat mga ospital, clinic at mga barangay center. Yes, sir. Saan hindi nangyari kay Mama to, di ba? Hindi nangyari sa pamilya natin to. Ngayon, sumugod ka! Sumugod ka! Wala namang may gusto sa nangyari, kuya eh. Pero hindi ka nakikinig! Dati yung mukha ko, ngayon si Mama! Lahat ang ginagawa mo, napapahamak kami! Sorry, kuya. Sorry. Hindi ko na... Ano? Anong gagawa ng sorry mo? Ibig ko ngayon mababa, 90 over 60. Code tayo, code. Okay, start CPR, now. Olivia, kailangan tulong mo. Nangihina na ako. Oh, sige. Ginawa ko ito lahat. Para sa'yo, para hindi na kayo umalis. Pero sana, iligtas mo ang buhay ko. Sige. I-text mo sa akin kung nasaan ka. Maayos na po ang pasyente ngayon. Wala na po kayong dapat ipag-alala. Sigurado kayo, Dok? Oo, ligtas na po siya. Pasensyahan tayo, Dado. Ikaw ang kailangan ko isakripisyo sa lahat ng ito. Masyado ka ng perwisyo sa buhay namin. At hindi ako papayag na idamay mo ako o kahit sino sa pamilya ko. Text. Tip ko nasan si Dado. Asan daw, sir? Sa isang motel. Namatay na isang mabuting pulis na wala yung tatay ko. Lahat na yun ang dahil sa'yo. Wala ka kasi sa mamang Dado. Hindi ko pagsisisihan ang pagkamatay ng tatay mo. Dahil sa kanya lahat nagmula ng gulong ito. Joseph! Boss, di ba sabi mo, huwag na natin patagalin to? Ganito na lang.
Ako si Diosdado Castillo. Inaamin ko lahat ng mga binibintang nila sa aking krimen. Ano? Masaya ka na ba? Sa'yo galing to, di ba? Ikaw ang naglason kay Olivia. Ako nga. Akala ko ba mahal mo siya? Bakit pati siya ginusto mong mamatay? Dahil kung hindi siya magiging akin, hindi rin siya pwedeng maging masaya. Kaya mo ba pinatay si Victor Buenavidezes? Dahil alam mong siya ang mahal ni Olivia? Oo, bakit? Dahil iniisip ko, pag biyuda na siya, papapansin na niya ako. Nabibigyan na niya ako ng pagkakataon. Mamahalin na ako ni Olivia. Ay, yung lason, saan mo nakuha? Binili ko. Saan? Saan pa ba nabibili yan? Eh, sa butika. Alam ka na sa hardware. Nung gabi ng party, sabi mo na sa garahe ka lang. Paano mo nagawing lason ni si Victor? Pumuslit ako sa kusina. Nilagay ko yung lason doon sa ininom ni Victor. Naalala mo ba kung anong inumin to? Hindi ako sigurado. Whiskey yata yun. Malay ko. Beer lang naman at gin bilog ang iniinom ko. Imposible magagawa mo ito mag-isa. Sa crime scene ni SP1 Colmenares, may hawak-hawak siyang buhok. Buhok na hindi nagmamatch sa'yo, Dado. Kaninong buhok yun? Malay ko. Ako lang namang mag-isang umatakid doon. Wala na ibang tao ron. Nakuha na namin ang resulta ng buhok eh. Kamag-anak mo ang taong yun. Alam mo, matagal na namin inaimbestigahan tong kasong to. Ang dami na rin namin nalaman tungkol sa'yo, Dado. Pati yung pagpunta mo sa probinsya nyo na may kasama kang babae, isang babaeng nabuntis mo. Nasaan na siya ngayon? At nasaan na yung anak nyo? Hindi ko alam. Wala akong alam dyan sa mga sinasabi mo. Sino ang kasama mo, Dado? Sino ang kakuntsaba mo? Ma'am! Ang tanda ko! Kriminal! Ma'am! Sabi niyo! Huwag mo ako pakuksapin! Lydia! Ang hiyak ka! Inamin naman ni Dado ang lahat, Mrs. Buenavidezes. Kasama ang paglason sa inyo at ang pagpatay kay Mr. Buenavidezes. Bakit pinatay si Dado? Bakit mo pinatay si Dado? Tama! 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 I want to see you suffer for every single day that's left in your miserable life! Romeo, tungkol sa kaso ng kuya mo, lahat ng detalye nagtutugma sa investigasyon natin. Pero sa pagpatay ni Victor Buenavidezes, maraming butas. Yes sir, tama ka ron. Maraming inconsistency dun sa mga testimonya niya. Una sabi niya, pinili raw niya yung lason sa drugstore. E alam naman ho natin hindi basta-basta nabibili yung mga lason sa drugstores, di ba? Pangalawa, sabi niya, inaalam raw niya sa whiskey. E alam naman natin walang whiskey ng gabing sinerve. Nasa records yun. Olivia cannot get away with this. Magsampa na tayo ng kaso laban sa kanya. Dapat nating malaman kung paano niya nagawa ito. Ang kailangan natin ay ang may magsalita laban sa kanya. Sino yan? Si Mr. Villamanca. Mabilis naman po ang magiging recovery niya. Baka mga next week lang, pwede na siya makalabas ng ospital. Ay, salamat sa Diyos. Pinakot mo kami. Kahit ilang ulit, ibig ko ang buhay ko para sa inyo. Huwag ako kayong mag-alala, ma. Hindi na ako makuulit yun. Kasi nahuli na ako si Mang Dado. Wala na ako tayong dapat ikatakot. Inaako ko na lahat ng kasalanan niyo. Hindi na kayo pagdududa ng mga polis. Eh, bakit mo nga ako tinatawagan? Kapag nalaman nila ito, lalo nila tayong pagdududahan. Simple lang naman ang kailangan ko, Olivia. Ang tulungan mo ako makatakas. Napabalaw ka na ba? Bakit ka naman gagawin niyo? Olivia, sinangkalan ko na ang sarili ko. Ang dami ko na sinakripisyo para sa inyo. Simple lang naman ang iniiling ko eh. Siguro naman na pagbibigyan mo ako sa maliit kong request. Kung hihindi ka, ayun pa lang sinasabi ko sa'yo. Meron pa akong alas. Pwede kong sabihin to sa mga pulis. Ah, sige. Sige. Gagawa ko ng paraan. Pasensyahan tayo, Dado, pero hindi kita pwedeng tulungan. Hindi na kami pwedeng madamay sa'yo habang buhay kang makukulong sa bilangguan. Pero habang nandito pa kami, kailangan lang kita paikutin sa mga kamay ko.